Magandang hapon sa inyong lahat. So mga idol, ito nga pala yung aking kinupra nung bago ako umalis. Ayan. So aking ibibenta na siya upang mapera na muli. Yes. So napaka husay mga idol na meron akong isa kahit ganyang lilimang sako. Eh mayroon akong kahit paano mapanggastos ulit sa aking pamilya. So, nung nagtrabaho ko sa Pampanga, ito ang aking liwanang mga yan. So, ayan, nakasako na siya. Wow naman! Wow! So, 5 pieces sacks siya mga idol. 7 sako. Ayan. So, yan ang paghihirap ko nung nakaraan. So, ibig sabihin mga idol, at aking pupuntan nga pala yung aking kausap na tricycle na siyang kakarga. So, parang papunta na wari ko dito. Nadidinig ko na kasi na pumunta na lang dito. O, pumunta na lang ako doon sa kanya. Ayan. So, ito paano, makakaraos din ulit sa paganyan-ganyan. Subalit kung ubus-ubus biyaya mga idol, mahirap pag ubus-ubus biyaya ang siyang nakatunga nga pagdating ng oras na tulad ng pangangailangan. Kahit papano, kahit ika nga mga idol, 1,000 mo, dapat ay gawa ng paraan na kahit papano ma-inigisyo para medyo umulad. So ayun mga idol, akin pupunta lang muna sa bahay nila. Baka kung may matracking pa yun, mahirap na. Mga idol, narik na nga pala ako sa kanilang harapan. Tatanong ko lang kay Michael kung nasaan na. Ah, Nili, nasaan si si paring Michael? Wala naman po. Ha? Wala po. Ah, nasaan na? Wala. Edi, di ba may nadinig akong ano tatanong ko? May tracking siya o? Pupunta ba sa amin o kaya? Hindi ko po alam ipapunta sa amin. Ayun. Sige, aking ano na lang na i-chat ko na lang. Baka mamaya ipunta doon sa ano. Sige, salamat. Thank you. So, mga idol, himanta ako. Baka yun ang tricycle na yun, yung umalis kanina. Palibasa yun, nandun ako kanina sa may kuparahan. Ayun. So, ang tabayanan nyo nga pala. So, yan mga idol. Aking pakakot lang sa aking anak. Anak nga pala ni Mrs. para may karga na sa tricycle. Ayan. Ngunit, ayan na pala si paring Michael. Oy, pare. Uy, pare. Nandiyan ka na pala. Oo nga eh. Akala ko sinong artista. medyo nagulat ako. Ganun ako mga idol oh. Dami ha, pera naman niya. Limang sako lang yan. Mula nung pumunta ako sa Pampanga, sa Clark, iniwan akong ganyan yan. Napakaganda, riskada na yan. So ayan mga idol, kakarga na siya. So mga idol, ay inabala ko lang, nagugupitan sila. So sila nang pinahakot ko kasi malalakas ang katawan ng mga yan. Wow naman! Wow! Ayan, yung dalawa kong anak, yun, sila ay nagtutulong para mabuhat. Yun, malalakas ang katawan. So mga idol, ayan, nakakarga na. So, hindi ako nagbuhat, sila na. Yes! Kasi, baka mabalian tong batang to. Ano ba, re? Bago! Mahirap yung mabalian. Medyo... So, samahan niyo uli ako mga idol para
sa aming pagdadala sa pagbabiyahe. Ayan. So, para mapira na ulit, magpambili na ulit kami ng mga niyog, nakukupre na ulit. So, medyo gagawin dito mga idol. Baka may bagyo siguro. At ayan. So, abangan nyo. So, ayan mga idol, para kami nagliligawan ni Mrs. Suwerte siya sa akin. Sapagkat natagpuan niya ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Ayan, habang nadaan eh, nililigawan ko. Ano na eh? Tawa naman doon. Ayan. So, let's go. Tara. Kam dito sa Candelaria. Nandito na kami. Ano kare? Bayan ng Candelaria. So malapit na kami sa dadalha ng Coca. Yeah. Shout out, bro. Nandito na nga pala kami sa dadala ko ng kopra. So ayan, medyo busy pa si brother, si kabayan. Ayan. So kaya nagbibilang siguro na kayo. Bro, ilan yan? Mga 10,000. 10,000? Aba, pwedeng 10,000? Pwedeng 10,000? Ayun, 10,000 ng mga ito. So, mga idol, pababa na lang. Hindi ako makapagbuhat dahil pag malamig, nasumpong ang aking leeg. Para sinaksak na! Huwag mong sasaksakin! Nagbibiro lang ako, nagbibiro lang ako. Baka masaksak mo ba to? Gago! Ay, pag sinamahan. So mga idol, joke lang yun kasi mas magaling yung nagjo-joke kasi para mayroong tawanan. So mga idol, ayan, nabayaran na si Mrs. So na-hold up na kagad ako, nasa kanya na, din ako nakaingin ng kahit 5 pesos. Salamat, thank you. Thank you, salamat, thank you. Shout out sa inyong lahat. Yeah. Thank you.